Isa na naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin. Ako po si Architect Ed. Pwede bang gawing alternative ang yero sa hollow blocks? Aba, magandang tanong yan. At yan ang sagutin natin ngayon. Dun sa isang previous video natin na isa sa mga pinakamaraming views sa aking mga lecture videos, yung tungkol sa alternative sa yero as bubong, ang daming nagka-interest, no? As a matter of fact, yun nga yung isa sa mga pinaka mostly viewed video ko. Maraming salamat sa mga nanood nun, no? Pero nakita natin, no, ang isang potential ng yero. Pwede itong gamiting pampalit sa hollow blocks. Paano? Ang yero, ang isa sa pinakamatagal ng material na ginagamit sa history ng modern construction. Since 19th century, ginagamit na yan. At hanggang ngayon, ginagamit pa rin ito bilang roofing. Hindi naman pagkakatiwalaan ng mga engineers at ng mga architects ang material na ito kung hindi ito matibay. Diba? Yung plain sheet na metal, matibay na yon sa sarili niya, sa sarili niyang form. Pero mas tumitibay siya pag nilagyan siya ng corrugation o nung tupi o yung alon-alon na profile na nakikita natin sa mga yero. At sa tamang design, kayang ma-withstand ng yero ang malalakas na mga forces kagaya ng bagyo, no? Malakas na hangin, no? Impact, no? At iba pa, no? Kaya naman hanggang ngayon ginagamit pa rin natin ang building material na ito, at sa totoo lang nag-evolve pa siya sa mas magagandang klase, no? Na yung dati yung GI lamang o yung galvanized iron, no? Ngayon meron ng zinc, meron ng aluminum, at meron na rin stainless, no, na mga klase ng yero. No. Pero paano natin siya gagawing alternative sa hollow blocks? No? Ang hollow blocks ay ginagamit na pader. Pwede rin bang gamitin pader ang yero? Oo naman. Ang English ng pader ay wall. No? Kapag yung yero ay ginamit nating wall, ang tawag sa kanya ay siding. O sa Tagalog, dingding. So, pwede natin gawing dingding o siding ang yero. Gagamitan mo lang siya ng mga pamakuan. Sa Tagalog, ang tawag ay pamakuan o framing. Na pwedeng gumamit ka ng tubular, pwede kang gumamit ng angle bar, pwede kang gumamit ng C-parlin, pwede kang gumamit ng aluminum, no? Anumang klase ng bakal din, anumang klase ng metal na support. At doon mo ilalapat ang yero o yung siding, katitawag natin. So, para maiwasan yung heat, kasi magandang conductor o sumisip-sip ng init itong material na ito, pwede mo siyang ilagyan ng insulation. Mas mabilis siyang itayo kumpara sa hollow blocks. At yung hollow blocks, kailangan pa ng plastering. Kailangan pang pinturahan. Pero ang mga yero, meron ng nabibiling may pintura na. Ang kailangan mo na lang gawin, sa loob, ay lagyan mo siya ng another layer ng drywall. O sa pin. Dingding din, no? Kung lalagyan mo siya ng insulation, mas maganda. Para hindi masyadong maging mainit doon sa loob ng space. Mas mura ba talaga kung gagamitin natin yung yero compared sa hollow blocks as ating main wall system? Para masagot natin yan, i-analyze muna natin. Para maitayo mo ang isang pader na gawa sa hollow blocks, anong kailangan mo? Kailangan mo ng foundation.
o yung wall footing. Kailangan mo rin ng hahawak sa kanya na columns. Karaniwan, reinforced concrete din yun, no? Na magastos at labor intensive. Kasi para itayo mo yung columns o yung poste, kailangan mo ng bakal, kailangan mo ng formworks, no? Kailangan mo ng skilled na mga workers para gawin yun, no? At least ay isang helper, tapos isang mason o steel man. Tapos kailangan mo rin na carpentero din siya, no? Para gumawa ng form. Pagkatapos, isa-isang ilalapat yung hollow blocks. Pagkatapos no, mailapat yon at malagyan ng mortar, meron ding bakal yun. May horizontal at vertical na dowels ang tawag doon. No? Pagkatapos ay ipa-plastering siya, papalitadahan. Para mapalitadahan yung pader, no, kailangan yung buhangin mo, binistay, no? Sinala. O kaya naman, bibili ka ng mas mahal na vibro sand. No? Yung washed na nabistay na. No? Para gagamitin na lang para palitadahan. No? So, ang daming gagawin, ano? At isa pa, mabigat. No? Dahil mabigat yung structure na ginamitan mo ng hollow blocks, eh, mas kailangan, mas malaki yung foundation niya. No? Mas heavy yung foundation. So, masasabi natin na labor intensive siya, maraming kailangan materials, maraming considerations, no? Para maitayo mo ang isang wall na gawa sa hollow blocks. E kumusta naman yung isang wall na gawa sa yero na sidings? Kung gagamitin naman natin yung yero na main material natin sa ating walls o sa sidings, ganito lang ang gagawin natin, no? Yung kanyang foundation, pwede yung slab na. Okay? Tapos, mag-i-screw ka ng channels, no? Para siya ang maging base nung itatayo mong framing. So, magtatayo ka ng framing na pwedeng aluminum, pwedeng black iron, pwedeng galvanized iron. No? Ano man, no? Pwede pang ang kahoy. Pagkatapos, ay ipapako mo na yung yero. Kapag ang binili mong yero ay may kulay na, hindi mo na siya pipinturahan. I-retouch mo na lang yung mga tech screw o yung screws na ginamit mo. Sa kabilang side naman, pwede mong lagyan ng insulation para hindi mainit. Tapos, lalagyan mo na ng isa pang dingding para pagka nasa loob ka, plain. Pwedeng gypsum, pwedeng fiber cement, pwedeng plywood, o anumang material na matipuhan mo. Siguro, kung ang comparison natin ay ang labor, kung gaano katagal itatayo, maaring half ng oras ay matitipid mo kung ang gagamitin mo ay ang yero bilang siding, bilang wall, imbis na magtatayo ka ng solid na hollow blocks wall. Okay, so yan ang methodology, no, na kinumpare natin. No? Pero para magkaroon tayo ng apple to apple na cost comparison, eh gumawa rin ako ng per square meter. No? Magkano ang per square meter ng hollow block wall? Magkano ang per square meter ng yerong pader? Tingnan natin to.
mula sa apple to apple comparison na yan, nakita natin at napatunayan natin na talagang mas makakatipid ka kung ang gagamitin mong pader ay yero o yung corrugated na metal. Mas maganda kung pre-painted na para hindi mo na kukulayan. I-retouch mo na lang yung mga ulo ng mga tech screw o kaya nung screw o rivets na ginamit mo para i-attach siya sa framing. Ngayon, ang isang concern, no? Di kaya mukhang kawawa naman yung bahay mo kapag ito ang ginamit mong material sa pader mo. Di kaya parang pipitsugin. So, tingin tayo ng mga inspiration galing sa internet ng mga gumamit ng yero sa kanilang walls. Check this out. Based dun sa mga nakita nating mga samples, no? Pwedeng maging social ang bahay mo kahit yero ang ginamit mong dingding o wall. At sa totoo lang, pasok na pasok yan kung ang theme ng architecture mo ay industrial, modern industrial, o kaya naman contemporary, no? Brutalist. No? Ano man ang naisip mong tema, pwede mong lagyan ng accent. Pwede gawin mo siyang accent or siya ang maging main structure ng bahay mo. No? Pwedeng maging maganda, mura, matibay ang bahay mo kung gagamitan mo ito ng yero o metal sidings. Okay, so maraming salamat po. Ah. At sana patuloy kayong sumuport. Hindi pa kayo subscriber dito sa channel natin, i-hit nyo yung subscribe. At kung gusto nyo na maging updated every time na meron tayong lecture video na bago, i-hit nyo rin ang notification bell. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod po nating lecture video, manood uli kayo. Maraming salamat sa pagsama nyo sa atin. Ako po si Architect Ed. Ingat po tayong lahat. Bye!